Welcome back to my channel! So ayan, nandito tayo ngayon kasi mag-haul ulit ako. Nalis ko na sa packaging kasi in-spray ko na itong mga plastic. Mag-haul tayo ng... Alam ko, huli na ako sa hype. Lagi naman ako huli sa hype eh. Nag-try lang ako nito ng mga products from Shein. Shein? Shein? I don't know how to say it. Na-curious ako kasi, di ba, full-time mom. Full-time mom na tayo. So, masyado na tayong conscious sa price tag. Hindi na pwede yung mga super expensive na mga products. May ganun. Tapos, itong lahat na to, halos lahat to. Lahat nga ba to? Sige lang. Parang halos lahat to nakuha ko na sa sale items. First time mong bibili, mag-shop sa app sa kanila, parang meron silang ibibigay na coupon code, parang ganun, para magka-discount. So, ginamit ko pa yun. Kung magbabayad ka naman ng COD, meron pa silang ano, parang COD fee, parang ganun, aside pa siya sa delivery fee. Eh, free shipping ako kasi namit ko yung amount para ma-avail yung free shipping. Kung babayaran mo siya ng through PayPal, credit card, debit card, or kahit anumang meron silang available payment method doon, babayaran mo na agad, mas makaka-discount ka pa. Pinapaliwanag ko lang para doon sa mga hindi pa nakakabili dito sa Shein. Shein or Shein, nag-COD ako kasi alam nyo na, mahirap na. Mamaya hindi dumating, magka-problema or ano. Silang ano, pang lalaki, pang babae, pang bata, pang baby, at saka pang plus size. Marami, di ba? Sobrang wide yung variety ng ano nila, mga tinda nila. Nagtataka, kaya na-curious ako, pero parang ang ganda naman ng mga style niya, yung design, yung style, maganda siya. Ano, tapos, ang mura. Then, na-convince yung lola mo na mag-try. So, nag-try tayo. Pero dun sa mga sale items lang tayo kumuha, ha? Alam ko naman kasi unahin ko pa to, kaya para may makontent lang ba sa ating para hindi tayo laging absent. Thank you sa mga nagbalik subscribe. Maraming salamat sa inyo. Unahin ko yung kay Luis kasi meron kami dito yung ano, twinning na items eh. So, ito. Ayan! Toddler kids, polka dot print bucket hat. Dati siyang 186 pesos, ngayon 169 pesos na lang. Ang hirap maglagay nung ano ng mga yung mga mag-type dun sa pag nag-edit ako. Parang nagigi-glitch yung pagkaka-edit ko. Eh, ang hirap. So sabihin ko na lang yung presyo ha. Kasi ang dami ko lalagyan nitong presyo. Ayan, ang cute. Ang bucket hat. Hoy ha. Ano ba 'to? Sabihin ko ang aking mga obserbasyon. Makapal yung hat. Maganda yung pulido yung pagkakatahe. Hindi ako ambassador doon or influencer nila. Feedback lang ako sa kung gusto mong mag-try nitong shopping app na to, na Shein. Uy, may tali! May tali! Nahihigpitan siya! Uy, toroy! Kaya pala may tali. Nahihigpitan. Oo, kung hindi fit sa ulo ng baby. Nahila ko lang once eh. Hindi pala. Made in China. Yun lang. Pero maganda. Maganda yung ano. Maganda yung pagkakahawak. Yung quality. Sa hawak pa lang. Yung tela. Bet ko to. Ito. Mamaya. Lalaban ko muna lahat. Try kong ma-model-model namin ni Luis. Pero kailangan ko muna siyang laban. Ito yung sa kids. Meron silang kids. Parang mas mahal pa yung damit ng kids dun. Kesa dun sa adult. Eto, twinning kami ni Luis. Eto yung kanya, 'di ba? Turn on ng bucket hat. Oh, ayo, 'di ba? Illuminating yellow ang color Pantone, yung color of for this year, yellow sa gray. Eto, twinning kaming dalawa. Eto sa adult na to. Ay, lang yung kay Luis. Dalawa lang. Kasi lagi naman pag nag-shopping ako, 'yan lagi ang inaano ko, hindi ko nabili. So ngayon lang ako bumili ng damit. Hindi rin kasi naman nalabas. Ang labas ko lang shopping. So, may maiba lang tayong maano. Since mura to. Kaya, nag-try tayo. Ito yung sa akin. O, diba? Terno kami. Parang crop top to, ah. Crop top yata, ere. Patay tayo dyan. Nalabas yata dyan ko dito. Parang crop top. Yung palang top ni Luis ay
Dati siyang 193. So, ngayon, nabili ko siya ng 170 pesos. Diba? Ang mura. Hindi ko sinasabi yung tela. Yung tela niya, manipis, pero ano, hindi ko alam kung anong tawag sa tela na to eh. Parang may ganito ako na sweater galing Forever 21. Ganito yung tela. And same ng tela sila. Hindi na, maganda rin yung tahe. Walang mga, yung nakalawit-lawit na mga sinusinulid ba? Ganda naman, wala namang butas. Pulido yung pagkakatahi niya, in fairness, parang ang kapareha ng mga damit sa ano, Forever 21. Yung sa akin naman na top, nakaparehas ng kay Luis ay 198 ko nabili. Dati siyang 217 pesos. Sorry guys ha, alam ko support local. Pero ito, afford ng budget natin eh. Tsaka gusto ko lang i-try. Searchable kasi itong Shein. Napansin ko, eh, di ba kailangan umangat ng ating channel, kaya yung mga, ano kinukuha natin. Ang laki. Mga, di ba, mga sale yung binibili ko. Kung ano lang yung available na size, yun na yung kinukuha ko. Kaya sabi ko, bahala na. Basta makakuha lang ng sale. Ang laki pala nito. Feeling ko sa plus size to, mami. Nakauso ka. Sa'yo to cash. Anong size to? Large. Ang loko. Large naman ako. Ba't ang laki na ito? Siguro kaya ko pa rin ito isuot. Itatry natin isuot. Tingnan ko kung ma-insert ko yung video clip. Shein heart print puff sleeve. Dahil nakuusang puff sleeve. Yung mga dress ko na luma, mga puff sleeve yun. Eh, luma siya. At yung size niya, size ko pa nun dati. Kaya hindi ko pa rin siya masuot. Dati siyang 449, nakabili ko siya ng 408 pesos. Maganda rin yung tela. Hindi siya kakapalan, pero hindi naman super nipis. Iba yung, hindi ko ito niya. Ano bang tela to? Hindi ko alam yung mga tela guys eh. Pero maganda din. Mukhang maginhawa yung tela niya. Tsaka, maganda rin ang tahe. It's pulido. Walang mga excess na thread na nakalawit or mga parang matatanggal na tahiban. May mga ganun kayo nabibili, di ba, mga damit na mura. Na pag tiningnan mo, ay yung mga tahi parang matatanggal na. Next natin ay another puff sleeve. Ay, malaki rin! Oh my gosh! Ano ba ang size to? What? Parang ang laki din. Ayan, sale pa more. Hindi, medium. But parang ang laki. Ang cute nito sa picture. Ano puff sleeve ulit guys na tie back puff sleeve pip ano to peplum top. Dati siyang 469 pesos nakuha ko siya ng 421 pesos. Ang 'di ba takip na takip yung harap pagdating sa likod. Ayan, backless siya guys. Ang lalim ng likod na may tali. Try din natin 'yan. Ang cute oh. Cute nyo. Isang pencil skirt. Try natin dali ng pencil skirt. Mahaba siya, pero may pa-slit. May pa-slit ang lola mo. Ayan. Ito, medyo manipis yung tela niya. Ay, merong loose thread. Parang hindi to fit sa akin. Ito na naman, kasi itong size na to ang nakasale. Kaya ito yung binili kong size. Magkano to? 290. Ngayon, 264. Parang cute siya eterno. Magwa-white sneakers ka, tapos naka-loose na shirt ka lang sa taas. Tapos yun. Tapos medyo nakatucking, diba? Yun lang yung imagine kong gamitin sa ano. Next natin, ito yung two-piece na damit. Yung set ba? Ano to? Ang cute niya. Kakaiba siya. Ano ba to? Ito ay scallop trim, backless tank top, and suspender pants. Suspender. Dati siyang 967 pesos. Itong dalawang to. Ngayon, nabili ko siya ng 352 pesos. O, diba? Bongga. Ang laki ng pants! Parang kay mami dito. Ay, kasi large yung ano. No, kasi yun. Ayan, nag-headband lang tayo dahil ay hindi pa ako naliligo. So, super oily pa ng aking hair. Dahil tinatanggal ko tong makeup pag ba ano. Hindi naman ako nag-makeup talaga sa bahay. Ayan, dahil una accessories dahil puso nga ang illuminating yellow. Kumuha ako ng ito, headband. Ah, ayusin na natin to. Oo, ang taray. Sakto. Ayan, headband. Dati siyang 72 pesos. Mura lang pala.
Ngayon, 66 pesos. Ito, dito ko na peke eh. Late pala niya. Itong bag. Kaya pala ang mura. Alam niyo ba, magkano ito? Walaan niyo. 154 pesos. Dati siya 169. Kasi ganito itsura niya ba? Ganyan ba yung itsura niya? Ayan. Diba kung it's a picture in real life, ganito lang siya. Pang ano, pang supermarket day mo. Ayan. Ang cute. Ay, zipper. Oh. Maliit lang talaga siya. Gusto ko yung baget. Baget bag ba tawag doon? Yung pagbasa, pag-pronounce doon. Ito. Pwede mo siyang isling, pwedeng handbag. Eh, pala mang i-isling ko to. Hindi ko ito i-handbag. So, ayan. Ano ba masabi natin? Ay, hindi ko pala inanin mga... Tela. Maganda yung quality ng damit. Ito din. Pulido din yung pagkakatahi ng ano, ayan o. No, ng ano nila, bag. Pero, yung ano niya, yung faux na leather, yung hindi siya totoong leather, syempre. Mura lang eh. Okay, ito. Ayan, ganyan. Ayan. Lulubat na kayo. Malambot siya. Wala siyang pocket sa loob. Talaga ito lang. Ayan lang yung loob niya. Cute. Malambot. Hindi yung ano, fake na leather na matigas. Malambot siya. Super lambot, ha? Cute na din. Okay na din. Cute. Super liit lang. Hindi ganitong size na naiisip ko. Nain ko na to. Ito ay leaf shape hollow drop earrings. One pair. 44 pesos ko siya nabili. Dati siyang 48 pesos. Hindi siya, ano, hindi siya mabigat. Hindi siya mabigat sa tenga. Parang, ay, kasi ito lang yung pinaka, ano, itong side lang yung pinaka bakal. Tapos ito, sinulid pala siya. Sinulid. Yan. Sa ano lang naman natin ito gagamitin sa pag-film ng video sa ating channel. Baka hindi niyo rin, hindi ko rin ito gamitin paglabas-labas. Parang, ito ba yung may amoy? Parang may amoy. Kakaibang amoy. Cute ba? Ang cute oh. Senorita. Dati siyang 72 pesos, 66 pesos na lang. Parang ito yung mga cute na gawing business. Ano? Ang cute niya eh. Mga katulad ko lang din yung mabibiktima. Mahilig sa cute. At ito na ang last. Ang katerno na aking headband at bag. 66 pesos din. Dati siya ang 72 pesos. Diba wala pang 100? Parang nakikita ko to sa ano, ang mahal, $10 sa Forever 21. Mga ganun ba? $10 talaga. Hindi ko kasi alam yung sa Pinas eh. Hindi pa ako nagtitingin. Maluwag yung pakaw. Papaltan ko yung pakaw nito. Maluwag. Nahuhulog to. Ayan siya. May gagawin ako eh. Terno. Diba? Regarding dun sa shipping nila, mabilis. Mabilis naman. Kasi ang estimated shipping time na binigay nila sa akin, dadating dapat yung items, yung order ko ng mga Feb 9 to Feb 10. Pero dumating siya ngayon Feb 7, 'di ba? Mas maaga siya dun sa binigay nilang estimated shipping time. Kasi in order ko 'to nang na-ship siya noong 29 January. Tapos dumating siya ngayon Feb 7, 8. Mga 9 days, 9 days lang oh. Almost 9, more than a week. Dumating na agad yung ano order ko. Mabilis din ah, mabilis din yung shipping nila. Kung kayo yung shopping experience ko sa kanila. Shine as a family name, shine as a trendy women's fashion. Shine pala siya. Shine ang pag-pronounce niya. So ayun na yung shine haul natin. Shine haul according sa YouTube na na-search ko, shine or shine. Kung nagustuhan nyo yung ganitong video, please like and subscribe sa aking channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. So, see you again on my next video. Keep safe, guys. Bye-bye.